Hi everyone, good morning, good afternoon, and good evening sa ating mga tagapanood. Ako nga pala si Isel. Thank you sa pag-like, comment, and subscribe sa akin channel. So ngayon ay magbabasa tayo ng ating daily readings. Okay, daily readings, January 11. So hindi lahat makaka-resonate sa aking pagbasa. Alright? So pipili tayo. Ano sabi ng angel? Pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayer. Okay? So, ang sabi ay, kung ano yung ating wini-wish ay pay attention. Dahil kung ang wish mo ay bad prayer, it's come to you. So, if kung ang wish mo ay good prayer, so it good pray for you. So, be aware sa ating mga wishes. Okay? At ang angel ay palaging nandyan sa atin para makinig sa ating mga panalangin. So, kung may galit kayo sa mga tao, huwag kayong magwi-wish ng kahit ano, right? So, yun ang aking payo sa inyo. Sensitivity. You are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and your feelings. So, ikaw sa mga oras na ito ay napaka-sensitive, you know? So, kung mayroon kang hinaing o hinanakit o may mga nais kang gustong mangyari sa buhay mo, ay iwasan mo ang magalit, no? Iwasan mo ang magkameron ng sama ng loob kasi ikaw ay napaka-sensitive mo, no? So, honor yourself and your feelings. So, be careful and control yourself na huwag kang magalit, huwag kang magkameron ng sama ng loob sa iyong kapwa, sa iyong loved one, no? Para maiwasan natin yon, alright? So, hindi lahat makaka-resonates, okay? So, ano pa? Prosperity, wow! Congratulations to all of you na magkameron kayo ng prosperity ngayon taong 2022, alright? So, your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dream into reality. Okay? So, maganda. Dahil, kung ano yung magandang intention nyo sa inyong kapwa, sa sarili mo, sa inyong relasyon, ay mamimanifesting mo ito ng prosperity. Okay? Dahil kung malinis ang puso mo, ang isip mo na makamove on o magkameron ka ng pagkakataong maayos ang buhay mo. So, ang angel o ang ating amang kataas-taasan ay naandyan para sa ating mga panalangin na magbibigay sa atin ng kaliwanagan at prosperity. Alright? So, ito ang ating message from your angel. And pupunta naman tayo sa ating tarot card. Alright? So, hindi lahat makaka-resonate ngayong araw na ito. Okay? So, meron ditong ending ng mga sama ng loob, alright? May nakikita ako dito at meron akong napipil, alright? Pasensya na kayo guys kung dito ako nagbabasa sa aking kama, you know, sa aking room dahil wala akong time na pumunta doon sa malaki kong table. Mas gusto ko dito sa aking room. Kaya ganito na lang muna tayo at least. Nakikita nyo ako o nakikinig kayo sa akin o nanonood kayo sa akin. I really appreciate all of you, okay? So, don't forget to comment, like, and subscribe sa akin channel. Okay, guys? Alright. So, let's see. What is the energy today? January 11, what is the energy today? Please, angel, show me. What is the energy today? Please, angel, show me. What is the energy for today? Hindi lahat makaka-resonate, okay? So, working out. What else? And moving on. Alright? And strength. And Princess of Cups, no? May taong mapagmahal, ikaw ba o siya? At gustong mag-working out ang inyong relasyon at ito ay mag-moving on, no? Na mabibigyan kayo ng matibay at matiwasay na sitwasyon ngayong araw na ito, alright? Ito ay
for the daily readings and magkakamaroon kayo ng maayos na communication sa isa't isa, okay? Hindi lahat makaka-resonate. At meron ditong Earth Phase. Ito ay four pentacles, okay? Four of pentacles na ibig sabihin ay meron kang pinanghahawakan. Yung holding, hinuhold mo ito ng taimtim sa puso mo. Itong babaeng ito o itong lalaking ito. At meron ditong victory na gusto ay magkameron kayo ng pagsasama ng maayos at may clarity dito, alright? At may clarity sa Seven of Swords. Ibig sabihin deception o hindi pagkakaunawaan sa inyong samahan, alright? At nag-death yun, okay? So kung ano mang klase ng liar, deception o kahit anong pinagsamahan nyo ay ito ay natapos, okay? Na nag-cause sa inyo ng clarity na kayo ay mag-moving on. Kahit nag-holding back ka, no? Nag-holding back ka, gusto mo pa rin mag-working out kayo, kayong dalawa sa isa't isa dahil mahal nyo ang isa't isa, okay? So, ano pa ang sabi? Na Knight of Pentacles ka at marami kayong test of life na inyong pinagsasamahan, no? Na hindi kayo bumibitaw sa isa't isa, okay? So, at palagi mong naaalala nakaraan nyo o ang mga pinagsamahan nyo. Kayo ay matagal nang nagsama ng taong ito. 7 months, 7 weeks, no, at 8 years, okay? So, maraming choices at nagugulumihan ka kung paano kayo magiging matatag sa isa't isa. Pero sabi nga, nandito yung fool na magkakameron kayo ng moving on sa isa't isa at meron ditong stuck, okay? May stuck pa rin kahit nag-moving on ka o siya sa iyo, kayong dalawa. At meron ditong Queen of Swords. Yung babae o lalaking naninindigan sa inyo kung paano kayo magkakameron ng panimulang buhay. Alright? Maayos na communication sa isa't isa. Okay? So, hindi lahat makaka-resonate sa pagbasa ko. Thank you so much sa inyong like and comment and subscribes. Ciao! See you soon!